Si Julueta lang di umano ang mastermind at walang kinalaman dito si Bantag. Sa CCTV video na ito ng NBP noong September 13, makikita ang pagdating ng isang gang leader na pinapayunga ng kanyang tauhan papunta sa admin building. Sumunod naman ang commander ng Batang City Jail na si Alvin Labra. Pinapayungan din siya ng mga membro habang papasok sa admin building. Pumasok ang gang leader sa inner control gate. Nakita rin ang pagdating ni Labra sa inner control gate na naka long sleeves kung saan kinapkapan siya ng gwardiya. Nakunan ang pagpasok ni Labra sa control gate patungo sa mga opisina. Ayon pa sa gang leader, tatlo raw silang pinatawag ni Zulueta sa opisina ng Bucor. Tinakot daw sila ni Zulueta dahil nagagalit na ang taas dahil nababagalan daw sila sa utos na ipapatay ang broadcaster na si Persilapi at tinakot sila na baka sila ang ipatapon. So lumalabas na wala talagang direct link kay General Bantag. Posibleng ang tauhan lang niya na si Zulueta ang may galit kay Lapid dahil tinitira nito at sinisiraan ang kanyang boss. Kaya bilang ganti ay ipinatutumba niya sa mga gang leader si Persilapi at ito ang hindi alam ni Bantag, kaya dapat lumutang na si Zulueta at aminin ang kasalanan para maklear na ang pangalan ni General Bantag. Discussions, no, yung mga pahayag. Kaya yung iba, nagdududa tuloy, ano ito, parang drawing. Medyo, ano eh, parang masakit pakinggan nyo, no, kung ikaw ay taga-NBI o pamilya ka ng taga-NBI o ikaw ay pulis o may pamilya kayo ng pulis. Sapagkat hindi naman talaga dapat pinag-iisipan ng ganyan. Lamang, eh, meron po kasing dahilan para magduda rin. Ako personally, I don't think na drawing. No? In fairness, kasi tinatrabaho naman yan. Maaring hindi maayos, no? Yung salansan ng kanilang pag-iimbestiga. At saka kasi, iba yung sinasabi ng mga actual investigator. As a matter of fact, diba, pinost ko pa nga sa Facebook page, Facebook account ko na, ano ba ito? Hindi ko maintindihan. Kasi sinasabi ng mismo mga investigador, there is no direct link, no, between the killer and General Bantag. Ang investigador nagsabi noon, ano, pero ayaw lang niya magpabanggit ng pangalan. Pero on one hand, sinasabi naman nila Secretary Remulyan, sila Secretary Abalos, ay sila General Asurin at kusino pa, na ika may ebidensya na si Kuan ang mastermind, si Bantag, etc. So, kaya nagkakaroon ng duda, nagkakaroon ng kaguluhan sa kaisipan ng ating mga kababayan hinggil dito sa baka drawing, ika, yung investigasyon. Ako, I'd like to disabuse my mind, myself, no, at siguro kayo na rin, bigyan natin ng ano, ng pagkakataon na ito ay total, hindi naman ho mga ordinaryong legal luminaries yung ating mga state prosecutors, no, yung mga tauhan ni Prosecutor General Malcontento, na kasi hindi naman porke isa na din siya sa DOJ, eh, they will take it hook, line, and sinker. Pag nakita nilang hindi tatayo sa korte yan, siyempre ayaw din nilang mapahiya kasi ganito ho yan, no. So magkakaroon ng preliminary hearing, preliminary investigation. Puro papeles lang naman ito, eh. Mga kuan ito, affidavit, counter affidavit, tapos pagka sumagot sa counter affidavit, maaaring sumagot. Pag may bago na naman, titingnan din yung mga ebidensya. Titimbangin yan ng mga state prosecutor. Tatlo yung inilagay sa panel. And these are all good prosecutors, mind you, no? At titingnan nila riyan, no? Kung sakali, eh, sabi ko nga, bagamat napakababaw ng pamantayan ng tinatawag nilang probable cause, hindi naman ho tanga o bobo yung ating mga state prosecutor na kung alam nilang madidismiss lang ito, hindi makaka-first base sa huwes, sa korte, eh, itutuloy pa nilang isang kutsong ilang mga persons of interest, no? O yung kanilang, yung inaakusahan ng mga investigador. So, yan o ang ano dyan. Kasi ako sa totoo lang, napakataas o ng aking respeto sa investigation arm ng ating gobyerno. NBI, for example. Eh, marami rin akong kakilala dyan na talagang dibdiban, no? Didoso kong magtrabaho sa investigasyon.
siguro may iba na naapektuhan ng political consideration o yung pressure. Ganun din naman sa CIDG, you know? I never doubt their ability, except that I'm not sure kung CIDG ang counterpart ng NBI dito sa investigation na ito, no? Kasi walang ano eh, walang, hindi ko nakikita yung mga kilala kong mga bating, no? Mga batikang investigador, mga detective ng pulis, no? Nung araw kasi, nung wala pa yung PEP, CINP at saka PNP, alam na alam mo eh, panahon nila Romy at saka sila ano, dyan sa Manila, yung mga pulis noon, yung Manila's finest, bago nila isampa talaga ang reklamo, talagang ano yan, salang-sala, no? Kaya, tsaka walang political pressure nung araw. Pag sinabi sa'yo, oh, Cabo, tingnan mo nga ito, ano itong kaso nito, siguruhin nyo na maayos ang investigasyon. Ganun eh. Eh ngayon, may mga narinig kasi tayo na balikan lang natin sandali itong kaso na kinasasangkutan ng Yumaong broadcaster, ano? So, gaya na sinabi ko kahapon, ay kahapon ba yun, nung isang araw pa, na ala pa pala talagang ano, kung meron mga pinulot, binago yung complaint, no? Against the accused. Gaya ng paliwanag po ng Luminous kahapon, no? So, maraming salamat nga pala kay Attorney Trixie Cruz Angeles for expounding, no, doon sa ating pinost regarding the bakit ano kung kayo aresto kayo ng aresto, hold order at ang dami-dami pang sinatsat sa mga press conferences. Yung pala eh wala pa namang complaint, wala. Ano sasagutin ng ano, palagi niya sagutin niyo. Paano sasagot eh wala pang complaint? Yun po ang hirap doon mga kababayan. Sa press con nitong mga ano na to, ibang government official, ha? Kung makapagsalita sila, kala mo naman eh meron nang sasagutin to si Gerald Bantag. Eh, wala pa naman palang naisampa. Magsampa muna kayo para merong sagutin itong si Gerald Bantag. Natatanggap yung mga akusado, no? So tama, finally, tama. Ngayong araw na ito, today, the Department of Justice set a preliminary investigation. This will be sometime in November 23, kung ako nagkakamali. So, ang latest na narinig ko kanina, Direk, ay naparating na, no? Yung subpoena against Director General Bantag. So, ayun, November 23 and December 5, yung preliminary proceedings, no? Preliminary investigation proceedings. Sabi ni spokesman Mico Clavano ng DOJ, there are at least 11 subpoenas na pinadala nila ngayong araw na ito. Ngayon pa lang nila pinadala, no? Ang problema, yung kay Bantag, pinadala nila doon sa dati niyang address sa Caloocan City. Eh, matagal na daw wala roon for the last, 6 years? Eh, hindi na siya nakatira doon. Aba, eh, huwag tatanga-tanga yung mga taga-DOJ. Alamin niyo kung saan nakatira, no? Kasi sasabihin niyo, it is presumed na natanggap. Ay, hindi naman siguro tama yon, no? Pinadala niyo doon sa address na wala na, hindi na siya nakatira doon. Tapos sasabihin niyo, natanggap na. Paano natanggap, no? Eh, wala nang tatanggap, wala yung tao roon, no? These are the things na, kumisan, no? Sabagay, pabor yan doon sa ano, dahil mati-technical kayo, sasabihin niyo, return this subpoena, it was received. Naalala ko tuloy nung ano eh, police reporter ako sa Manila eh. Tinitingnan ko doon sa blatter ng ano, ng warrant section. Matatawa ka eh, nakalagay doon. Kasi sila magsiserve ng warrant eh. Kaya mga subpoenang ganyan, no? Sasabihin na, oh, nakalagay doon sa blatter. Left MPD, Manila Police Department, no? Target area, no? To serve warrant. No people inside, only children playing. Sinilip. Walang tao doon sa bahay. Nakita lang yung batang naglalaro doon. So, I don't know. This has to be, ano, some of the things na kailangan siguro ayusin, no? Na sa ating criminal justice system. Yung ganyan, no? Hindi yung, kasi, maghahabla kayo, tapos mali pala yung inabla nyo, wala pala doon nakatirang ganun. O, di, ano na kaagad? May technical ka. Kaya maraming kaso sa gobyerno natatalo. Kasi,
either nagmamadali yung pagpapail ng complaint or mali-mali yung mga datos sa complaint, no? All right. Now, speaking of Mr. Bantag, sabi naman ng PNP chief, itong si Mr. Asurin, no, ng Philippine National Police, kasi naging bisita siya ng FOCAP, Foreign Correspondents Association of the Philippines. Inimbitan to si General Asurin, yung Director General ng PNP. Ang sabi niya, dapat doon na lang magpaliwanag, no, sa kas ang sa yung si ano, kasi nga nagsalita na rin si Mr. Bantag dahil ilang linggo siyang binubugbog sa press conference, press release, photo release, interview sa television, interview sa radyo, kina Secretary Remulla, bossing kasi ni Asurin si Remulla. Under kasi ang PNP sa si Benhur Abalos, under niya ito si Asurin, no? So siguro ganun din ang ano, doon ka na magpaliwanag, huwag ka na ika magpa-interview. Aba eh, bakit nyo pipigilan yung tao magpa-interview? Yo. Bali, apat na araw po yung pulong na yan. At as expected, gaya po ng sinabi ni Presidente bago siya tumulak palabas ng bansa, ay kanyang bibigyan na diin ang mga balakin at mga priority ng Pilipinas sa larangan ng kalakalan, investment, and post-pandemic economic recovery. Nakasentro po, kung iba yung ASEAN, no? May food security on dito, puro pangkabuhayan, puro economic discussions dito po sa APEC. Isa po tayo sa original membro ng APEC. Sabi nga ni Ambassador Teresita Dasa, tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs, mahalaga na tayo po'y nakatutok dito sa pulong na ito sapagkat 85% ng ating kalakalan ay naka-angkla dyan po sa mga kamiyembrong bansa ng APEC, kabilang na po dyan yung mga Southeast Asian countries, ang Amerika, Canada, China, Japan at iba pang mga bansa. It also represent 82% of the flows of tourism, no, sa ating bansa, no? Isa pang siguro mahalagang alamin natin na 60% ng ating pong mga OFWs ay nandirito sa mga bansang kaanib sa Association o sa Asia Pacific Economic Cooperation Group, no, o APEC, no. 60% of our Filipinos who are abroad ay nandirito sa mga bansang ito. Naitatag po ito noong 1996 matagal na ito, pero naalala ko 1996 nag-host na tayo rito dyan sa Subic, kundi ako nagkakamali. And then again in 2015. So yan ho ang kasalukuyang tinututukan din ng marami kung saan lulugar ang bansang Pilipinas dito po sa samahang APEC, kaugnay po ng pangangalakal, pagninegosyo, pagluluwas, pag-i-import ng mga produkto galing ng Pilipinas at papasok sa ating bansa. At the same time, nakatanggap tayo ng ulat na si Presidente Marcos ay sumaila din po sa COVID testing, ano? Dahil sa noong pong ginanap yung ASEAN Summit, no? Sa Phnom Penh, Cambodia. Ito pong APEC ay sa Thailand, ano? Sa Cambodia, dahil nakausap niya, nakadaupan pa si Cambodian Prime Minister Hun Sen, lumabas po kasi positive sa COVID yung Prime Minister ng Cambodia. Kaya minarapat ng Pangulo at ng kanyang mga siguro tagapayo na isailalim ang presidente, hindi lang ang presidente, pati lahat ng bumubuo ng Philippine contingent sa pagtitesting, no, ng COVID. So malalaman po natin, mukhang wala namang negative report. Sana lang, no? Sana lang ay hindi po naapektuhan, no? Hindi na infect ang ating pangulo dahil diyan sa kanyang pagka
personal contact kay Prime Minister Hun Sen ng Cambodia. No? So, yan ang mga balita kaugnay po ng biyahe ng Presidente. Of course, we are awaiting reports on a hourly basis kung ano na po ang nangyayari doon sa pagpupulong na iyan. Kaugnay pa rin sa ating bansa, mahalagang malaman ninyo na siguro pwede nang sabing pwede natin ipagmalaki, no? Sapagkat ang ating bansa ay napili bilang world leading beach and dive destination para sa taong kasalukuyan. Sa dami ho ng mga bansang kalahok dito, yung Great Barrier Reef sa Australia, yung Cayman Islands, yung Maldives, Fiji, Mexico, Azores Island, French Polynesia, yung Galapagos Island sa Ecuador, yung St. Kitts at Belize. Mga pamosong diving area ho yan, location sa mundo, pero lumalabas ho ngayon sa pag-aaral na ang Pilipinas ay isa sa may pinakamaganda, kung hindi man pinakamagandang diving area, no? Yung mga mahilig sa scuba diving at mga snorkel, yung mga ganyan, lumalabas po ang Pilipinas ang kanilang naituro na maganda. So we anticipate the influx of more tourists. We shall also continue to work to improve the overall tourist experience in the Philippines. Dahil nga rito sa parangal na ito na natanggap, sabi ni Secretary Frasco, no, ni Cristina Frasco, na malaking bagay ito sa ating pong turismo, no. Alam naman natin malaki rin po ang kontribusyon ng turismo sa pangkalahatang economic growth ng ating bansa, dahil siyempre ano diyan, transportation, airlines, mga restaurants, hotels, yung mga ganoon, ano. And then talaga namang hindi na dapat tawaran kung pagandahan ho talaga ng beach, ng baybaying dagat, ay napakaganda ho ng Pilipinas. Ako, hindi naman sa pagmamayabang, ang dami ko na rin napunta ang mga lugar, no? Lalo na yung pamosong Bali. Dito lang sa Samal Island, walang binatbat yung ibang mga bansa. Of course, yung mga infrastructure nila, mga advanced na, moderno na, but otherwise, ang pinupuntahan naman ng mga turista, hindi naman po yung ano, hindi naman sa 5-star yung hotel o kung ano pa yung titira nila, pero yung kapaligiran, no, yung karagatan, gaano kalinis. At siguro hindi naman siguro kalabisan na sabihin natin na malaking bagay po yung pinasara muna yan noong panahon ni Presidente Duterte, lalo na yung Boracay, no, tsaka yung part of Panglao and part of El Nido. Grabe, walang lean season diyan. Halos every day for 365 days, hindi po nawawala ng bisita itong ating mga pangunahing tourist destination pagdating sa mga beach fronts or beach resorts, no? You talk of Panglao, nandiyan yung Boracay, siyempre, nandiyan yung Samal, ang dami. Hindi pa nga na didiscovery ng mga ano ng mga ibang turista. Alam niyo ba, para sa akin, merong mga lugar na dapat talagang mapunta sa bucket list nyo, yung mga mahilig sa biyahe, no? Especially the young professionals. Kung may time kayo, ito'y ang Tawi-Tawi. Naku po, yan talaga, talagang pristine, no? Kaganda ng mga beach dyan sa Tawi-Tawi. And then there's a pink beachfronts dyan po sa mga maliliit na isla across dyan sa Sorsogon, no? Ang dami rin. Dito naman sa Mindanao, baba, hindi ho kami nahuhuli. Pag pumunta ka dyan sa Katil area sa Davao Oriental, dyan sa Governor Reneroso, yan ang mga, at saka rito sa may pagitan ng Malita and Santa Maria Davao del Sur. Ito yung mga tinuturo nila ngayon, the new Maldives, no? Kaya hindi mo kailangan mag-abroad, sa totoo lang. Dito lang sa, kung kayo'y, kwan, it's just about 10 to 20 minutes from Davao City, lalo na pag natapos na yung tulay dyan, yung Pearl Farm, yung Buena Vista, yung Balut Island, ang daming pwedeng puntahan ko dito, sa totoo lang. So,
Yan ho ang balita na talagang proud tayo na Pilipino, nandirito, kumbaga paraiso, no? Lalo na doon sa mga, meron pa tayo, di ba, na bukod dyan may El Nido ka pa, meron ka pang Amanpulo, no? Ano pa yung pamuso na pinupuntahan dyan sa across Polillo Islands, na nandyan yung madalas napuntahan, mga controversial na pinagbabakasyonan ng ating